Bata-bata, paano ka ginawa? Ako si Angel Rivero at kasama ko ngayon si Dr. Allen Tan. Doc, paki-explain naman sa amin kung ano yung pinagkaiba ng mga OB-GYN dun po talaga sa mga fertility specialist. Okay, so good question. No? Basically, yung pagkakaiba talaga ay yung fertility specialist, OB-GYN siya. Okay. Pero yung OB-GYN, hindi siya necessarily fertility specialist. So, prerequisite ng pagiging fertility doctor ang pagiging OB-GYN. Yes. So, for OB-GYN doctors, yung mga generalist, lahat kami nag-undergo ng 4 years at least of residency training. And then, for fertility specialists, they go into further training for at least 2 years more. So, pwedeng dito, pwedeng sa abroad, pero ang pagkakaiba talaga ay yung further training na meron sila na wala yung mga general OBGYN. I see. Pero bakit nyo po, Doc, na decide to pursue it? Kumbaga, na-inspire ba kayo by anyone or meron kayong vision for the future? Personally, personal talaga yung nangyari because my parents had fertility issues when they were married. Oh. So, they got married, very atypical kasi sa age group nila, no, mas late silang kinasal. Mm-hmm. Tapos, when they got married, it took them 4 years before they had my eldest sister. And within those 4 years, they really sought fertility counseling. So, yun yung isa sa mga rason kung bakit naisip ko rin mag-fertility specialist. Ang galing pa, it went full circle and then napanganak kayo at ngayon kayo ay tutulong ng iba. Napakaganda. So, Doc, usually meron pong double standard sa mga kababaihan na kapag hindi nakakabuo, they always say, ah, kasalanan ng babae. Pero as we know, meron ding male factor. Sa palagay niyo po ba, Doc, ay mas mahirap i-treat ang male factor versus the female? Before I answer that, gusto lang iliwanag na yung kapag sabihin natin infertility, hindi parating sa babae talaga. So about 30% noon ay sa lalaki. Okay. So tapos yung 50%, that's more female. Tapos yung natitirang 20%, that's combined factors, male and female. Parang yun yung pinakamahirap, no, kapag combined. In some cases, oo. I see. Pero since marami pong na-offer, Doc, na treatments for infertility or they want to call it sub-fertility these days, what among them would be the most challenging ones? It really depends, no? Pero yung may tinatawag tayong mga unexplained infertility din. Okay. So yung mga unexplained infertility, yung mga pasyente na seemingly normal lahat, normal lahat ng labs, normal yung sa lalaki, normal yung sa babae, pero hindi pa rin sila nagbubuntis. O kaya, nagbubuntis pero parati na lang silang naaagasan o kaya nakukunan. So these factors can be immunologic. Oh. So sabihin yun, yung mismong katawan nila, nire-reject yung pagbubuntis. So yun yung mga isa sa mga pinakamahihirap talagang gawa ng solusyon. In cases like those, Doc, are those, kumbaga, inherited? Some are inherited. Mm-hmm. Actually, most are inherited. I see. But, no, not all. So, pero meron din tayong mga iba pang klase ng specialista para sa mga ganito. So, we already have mga reproductive immunologists to help us. Oh, wow. That sounds so specific. Yes. Ang galing. Now, Doc, dito sa ating Facebook page ay may mga nagsasubmit ng questions. Mm-hmm. One of them being, could a previous abortion affect my fertility? So, kumbaga, pagkatapos po ng abortion niya, ay mahihirapan ba siya the next time? Okay. So, kapag nag-abortion, ibig sabihin, una, nagbuntis siya. Yes. So, that's very good already na nagbuntis siya. Yes. Kaya lang, yung naagasan siya o nagka-abortion siya, maraming factors kung bakit pwede siyang nag-abort. Mm-hmm. And the most common cause for especially first trimester miscarriages are chromosomal anomalies. Oh. So, hindi na natin yung
kayang mapigilan, pagpigilan kasi sa pagkakabuo yun ng pagbubuntis. So that is the most common. So hindi ibig sabihin na meron ka ng abortion in the past, mahirapan ka na in the future. Pero kapag meron pang iba pang problema, an underlying cause other than the most common, like yung hindi natin mapipigilan, pwede talaga. Ang isa pang factor ay kung naraspa ka. Oh, really? Mm-hmm. So, ang raspa, alam natin yan, ay kapag ka hindi pa lumalabas yung pagbubuntis na sa loob, pero hindi na viable yung pregnancy, either blighted ovum, o kaya merong fetal demise. Ibig sabihin na wala na ng tibok na puso yung baby. Oh. So kapag ganon, in some cases, we would really have to manually extract it from the uterus. So that's your curettage. Mm-hmm. So bubuksan natin yung kwelyo ng matres, tapos through instrumentation, meron tayong pinapasok sa loob ng matres para ilabas yung pagbubuntis. Kapag ganoon, after a DNC, of course, yung matres maghihilom yan. Okay. Sometimes, sa paghilom ng matres, pwede siyang magpeklat o magdikit-dikit, adhesions yung tawag. So, especially if your curettages are multiple, kuwari, paulit-ulit kang nararaspa, ulit-ulit, mm-hmm. yung pagpepeklat sa loob, palala ng palala. So that would also give you lesser chance of getting pregnant in the future. So once na pumeklat po, parang permanent na yung peklat na yun? Yung mga peklat, pwede pa rin maremedyohan. Mm. So, pero hindi lahat ay nakakaalam nito eh. So ang nangyayari, tinatanggap na lang nila. So akala nila permanent. But there are some that can still be remedied through hysteroscopic approaches. Ibig sabihin nun, may na kaming ipapasok na camera sa loob ng matres mismo, tapos tatanggalin namin yung mga pagkakadikit-dikit sa loob. Wow! Pero ultimately, nasa paghihilom pa rin ng katawan ng pasyente. Kung maghilom siya na maayos, mataas yung chance na magbuntis siya ulit. Pero kung hindi siya maghilom ng maayos, so nasa katawan niya talaga, mahirapan pa rin siya magbuntis in the future. That's very interesting, Doc. I don't think we've ever imagined this situation. Pero walang kinalaman po dyan, Doc, yung mga pagtubo ng mayoma. It has nothing to do with itong mga peklat-peklat. No, it's different. It's completely different. Okay, got it. So kumbaga, napaka-complex po ng case to case. So would you advise na people seeking fertility counseling would come together as a couple? Yes, definitely. So when we talk about infertility, we diagnose it sa couple mismo. Kasi ibig sabihin, pwedeng yung lalaki nakabuntis na dati, ibang partner, tapos yung babae nagbuntis na siya before, hindi ibig sabihin nun na pwede hindi na sila magiging infertile or there are factors now that made them infertile. So pwedeng halimbawa, second partner ka, yung asawa mo na lalaki ay may previous relationship tapos nakabuntis na siya in the past, hindi ibig sabihin nun na right now, kaya pa rin niya magbuntis ng ibang partner. Kahit na tried and tested siya dati. Mm. So yun kasi yung parating sinasabi ng mga lalaki, no? There is still the stigma for men to seek consultations for infertility. Yes. Kasi we still live in a very, you know, masculine society. Yes, definitely. So, yung mga lalaki, hindi talaga sila masyado nagpapatest, mas lalo na yung semen analysis nila. Mas lalo na kung sasabihin nilang, or meron silang history na nakabuntis na sila in the past. Oo. Pero I would like to tell you that it doesn't mean that you've had someone pregnant before that you can get someone else pregnant now. Kita nyo yan? Kaya huwag kayong mayabang. Magpa-test kayo. Madali lang naman yung test talk, di ba? Yes. It's fairly simple, it's fast, and it's not that expensive. Yes, that's true. Okay. Ngayon po, Doc, dahil nasa Pilipinas tayo, marami silang mga pamahiin, may mga nagsasayaw sa ubando para mabuntis. What is your take on that? Go lang. Okay lang yun. No, it will not put you at any
other risk than yung mainitan ka. So, okay lang yun, no? If you believe it will work, if it will increase your resolve, if it will give you confidence, it will lessen your stress, then go ahead. No, bakit means. Hindi, di ba? Ngayon, last few words, Doc. Do you have any message to our viewers regarding infertility, getting tested, and the whole field? Plan ahead. If you're trying to get pregnant, don't wait for infertility. Don't even wait until you get married. So even before marriage, plan to get pregnant, or if you're planning to get pregnant, plan your pregnancy ahead of time. So you can seek counseling from your friendly fertility specialist even before you get married, so you can plan when the best time is for you to get pregnant. Parang preventive maintenance, no, Doc? Almost like, really planning ahead. It's more foresight. Tama. Tama. I think that's really good insight. Thank you, Doc. Okay. Thank you, then.